sa headlines ng MBC Network News. Bagyong Dante posibleng makaapekto sa bansa hanggang weekend. 12 lalawigan nasa ilalim ng signal number 2. Sa report ni Nicole Lopez, matinding baha naranasan sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa bagyong Dante. Balita mula kay Lizelle Onse, rotational brownout sa Luzon, posibleng tumagal hanggang June 7. Sa balita ni Mel Kirikunan, DOE, pinagpapaliwanag ng Senado sa pagbagsak ng supply ng kuryente ngayong kasagsagan ba ng vaccine rollout? Report mula kay Edniel Parosa, power outages, ibinabalang maging dahilan ng taas singil sa kuryente. Sa report ni Giselle Ricafort, zero brownout sa mga imbakan ng COVID-19 vaccines, tiniyak ng DOH at DOE. COVAX facility, magsusupply ng 2 milyong doses ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas kada buwan. Sa report ni Karen Oyong, leisure travel mula NCR Plus papuntang MGCQ areas, pwede na. Pero LGU, may say pa rin kung magre-require ng swab test ayon sa DOT. Mamaya sa Metro Manila ngayon, Pag-asa nagbabala ng pagbaha sa NCR bunsod ng Bagyong Dante, MMDA nag-inspeksyon. Mamaya sa Action Radio Nationwide, Shabu itinago sa mga pakete ng kilalang food seasoning, hindi nakalusot. Sa trending report ni Peachy Gonzalez, Pinay itinanghal na Chef of the Year ng World Gourmet Awards sa Singapore. Showbiz report ni Rocky, Derek Ramsey at Ellen Adarna, ipinakita ang bagong teknik para maging fit. Andrea Torres na-excite nang malamang magkakasama sila ni John Lloyd Cruz sa isang sitcom. Alex Gonzaga, nagdadalawang isip sa pagkakaroon ng mga anak. Mahalagang tama ang alam mong mga impormasyon ngayon dahil mahalaga rin ang mga gagawin mong desisyon sa kinabukasan. Kaya dapat tama ang bawat balita mo mula sa pinakamalaking media network sa Asia, MBC, Manila Broadcasting Company. Halos 300 radio station sa bansa. DZRH News Television, DZRH Radio Nationwide, DZRH Digital Team, Action Radio Network, Radio Natin Network, Love Radio Network, Yes the Best Network, Easy Rock Network, The Men and Women of MBC News Network. Lahat nakabantay sa buong Pilipinas at buong mundo. MBC Network News. Kasama si Dennis Antenor Jr. Walang patid, dere-derecho, hatid ng buong puwersa. MBC Network News. Mula sa pinakamalaking media network sa Asia, ito ang MBC, Manila Broadcasting Company, live, on air, and online. Pinakamalaking balitang nakalap saan mang panig ng Pilipinas, ito ang MBC Network News. MBC Network Weather News. 5 beses nang naglandfall ang Bagyong Dante kung saan huli itong tumama sa kalupaan ng San Agustin, Romblon. Inaasa naman ang pang-anim na landfall nito sa Bataan mamaya pong hapon. Sa pinakuling update ng Pag-asa, 12 lalawigan na lang ang nasa ilalim ng signal number 2, habang ilang lugar sa Luzon ang nakasa ilalim pa rin sa signal number 1, kabilang na ang Metro Manila. Alamin ho natin ang latest update sa Bagyong Dante mula kay Angelica Cosme. Para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules, June 2. Dahil sa pagtama ng Bagyong Dante sa kalupaan ay as of 8 a.m. today ay nakataas ang tropical wind signal number 2 sa may southern portion of Quezon, Batangas, southern portion of Laguna, Marinduque, Oriental Mindoro, extreme northern portion of Occidental Mindoro, Romblon, and the western portion of Masbate, pati na rin ang Burias Island. Signal number 2 din sa extreme northern portion of Capiz, northern portion of Aklan, at extreme northeastern portion of Iloilo. Ang mga nabanggit na lugar ay patuloy na makakaranas ng masamang lagay ng panahon ngayong araw na ito, kaya't mag-ingat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito sa atin sa Metro Manila ay nakataas na rin ang signal number 1. Kabilang dito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, western portion of Kalinga,
Mountain Province, Ifugao, Benguet, extreme southern portion of Isabela, Nueva Vizcaya, western portion of Quirino, central and southern portion of Aurora, Zambales, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, the rest of Quezon, pati na rin ang the rest of Laguna, Cavite, Occidental Mindoro, Calamian Islands, Cuyo Islands, western portion of Camarines Norte, western portion of Camarines Sur, the western portion of Albay, the rest of Masbate including Tikaw Island and the western portion of Sorsogon. Signal number 1 din sa Antique, the rest of Aklan, the rest of Iloilo, Guimaras, the northern portion of Negros Occidental, the extreme northern portion of Negros Oriental, the northwestern portion of Cebu, including Bantayan Islands. At as of 7 a.m. today, ay namataan ang Bagyong Dante sa southern coastal waters ng Romblon-Romblon. Dito sa Metro Manila ay maglalaro ang temperatura sa 28 to 29 degrees Celsius ngayong tanghali hanggang mamayang hapon. Kaya't paalala sa lahat na mag-ingat at magbaon palagi ng payong para handa sa anumang banta ng sama ng panahon. Manatiling nakatutok sa DZRH News Television para sa mga pinakabagong balita tungkol sa Bagyong Dante. At yan ang MBC Network News, Angelica Cosme para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Samantala, humingi naman tayo ng latest update mula sa NDRRMC. Tatlo na raw ang naitalang patay habang isa ang missing dahil sa pananalasa ng Bagyong Dante. Ang detalye babalita sa atin yan ng live ni Chris mula kay doon sa NDRRMC. Mula doon, nandun si Christian Manyo. Christian, ano na ang latest? At isa ang kumpirmadong patay, dalawa ang sugatan at isa ang nawawala sa pananalasa ni Bagyong Dante sa silangang bahagi ng Mindanao at Visayas. Sa report ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction Management Council, ang mga nasabi po is ay naita sa Rift 11 at Rift 12. Patuloy naman inaalaw ng NDRRMC Ako, teka muna. Christian, medyo malabo yung yung linya diyan. Siguro ibahin lang natin ng konti yung iyong pwesto. Christian? Balikan ho natin mamaya ng kaunti si Christian habang inaayos po yung kanyang linya regarding po diyan sa sa initial assessment na sa 7.93 million pesos na pinsala ng bagyo sa agrikultura at inaasahang lalaki pa ito sa mga susunod na araw. RHA Christian Manyo nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Maraming salamat. Nagbabalita ng live mula dyan sa NDRRMC. Mamaya ng konti, update ulit tayo mula kay Christian. Samantala, MBC Network News! Piniperwisyo ng malakas na ulan ang matinding mga pagbaha ang iba't ibang lugar sa bansa dahil sa patuloy na pananalasa ng Bagyong Dante. Ang ilang lugar hanggang dibdib na ho ang baha ang nararanasan. Ang sitwasyon sa iba't ibang lugar sa bansa na apektado ngayon ng pananalasa ng Bagyong Dante sa report ni Nicole Lopez. Malakas na ulan at matinding pagbaha ang nararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa hagupit ng Bagyong Dante. Ibinahagi ng netizens online ang mga nangyayari sa kanilang lugar tulad na lamang ng post na ito ni Beverly Lorzano Donato. Ayon kay Donato, natrap sila sa kanilang lugar sa Basak Rizal, Maasin City sa Leyte dahil sa rumaragasang baha na halos umabot na sa kanilang bubong. Halos lumampas na rin ang baha sa ilang mababang bahay sa Maasin. Sa Golden Shower, Purok 15, Barangay Mintal sa Tugbok District sa Davao City, inilikas ang mga residente, pati na ang mga bata dahil sa lagpastaong baha. Ibinalita ng local disaster response sa lugar na walang tigil ang pag-ulan, kaya't kailangan nang i-evacuate ang mga apektadong residente. Samantala, humihingi na rin ng tulong si Laika Rafael, taga Romblon, kung saan naglandfall sa ikatlong pagkakataon ang Bagyong Dante dahil unti-unti nang tumataas ang baha sa kanilang lugar. Sa mga kuhang ito ni Laika, mapapansing lumalalim na ang tubig baha bunsod ng bagyo. Ayon naman kay Bing Solis ng Radyo Natin Romblon,
Wala na rin kuryente sa kanilang lugar sa mga oras na ito. At yan ang MBC Network News. Nicole Lopez, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Pinangangambahang tumagal pa hanggang sa susunod na linggo ang nararanasang rotational brownout sa Luzon, epekto ng kasalukuyang estado ng Luzon grid na nasa red at yellow alert. Narito ang report ni Lizelle. Lizelle Onze. Nakapanlalata na nga ang init ng panahon. Sinabayan pa ng brownout. Dalawang araw nang itinataas ang red alert sa Luzon grid dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Ayon kay Attorney Mutya Alabanza, tagapagsalita ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines, kulang ng 4,000 megawatts sa Luzon grid dahil sa napakataas na demand. Ang ending, tig-dalawang oras na rotational brownout sa Metro Manila, Laguna, Quezon, Batangas, Bataan, Nueva Ecija, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ifugao, Cagayan, Camarines Sur at Sorsogon. Ang masama pa, pinangangambahang tumagal ang rotational brownout hanggang sa Lunes, June 7, maliban sa weekends. Medyo malaki ho ang nawala sa grid, nasa 4,000 megawatts. 90% of that is unplanned. Napakaliit lang po ng planado o yung nakaschedule, naka-maintenance. No? So ito ho talaga tumumbang sa ating lahat. Kaya ginagawan ho ng paraan ng NGCP na hanggat maaari mag-anunsyo ng pinakamaaga na aming makakaya. So to that point po, no, yes, hanggang Friday po ang ating nakikitang posibleng mag-red alert. Pero 2 days lang po ang ating makikitang reprieve. Saturday, Sunday, wala tayong makikita. Yellow alert lang po. Pero sa Monday ho, balik na naman. Paliwanag ng NGCP, pumaliyak kasi ang 5 planta habang 5 iba pa ang nagbawas ng production o output. Kailangan umano ng karagdagang planta para tapahan ang demand sa kuryente na palaging tumataas at hindi bumababa. Sa kabila nito, sinabi ni Joe Zaldariaga, Vice President at Spokesperson ng Meralco, sisikapin nilang hindi masapul ng brownout ang cold storage facilities, partikular sa Marikina at Muntinlupa, para hindi mapanis ang COVID vaccines. Gayon din sa vaccination sites para hindi maantala ang bakunahan kontra COVID-19. Para sa MBC Network News, Lizelle Onze, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Usaping brownout pa rin, mga kababayan. Pinagpapaliwanag na ng Senado ang Department of Energy sa pagnipis ng supply ng kuryente sa Luzon at posibleng pagtagal pa ng rotational brownouts. Ito'y lalot na sa kasagsagan po tayo ng bakunahan kontra COVID-19 ng bansa kung saan dapat maingatang maigi ang mga vaccine sa cold storage facilities. Sa kabuang detalye, atin sa atin yan ni Manang Milky. Milky Rigunan. Pinagpapaliwanag sa Senado ang Department of Energy dahil sa pagnipis umano ng supply ng kuryente sa Luzon na malamang magresulta sa rotational brownouts. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Energy, dapat magpaliwanag ang DOE dahil kabaligtaran ang ibinigay na impormasyon sa Senado noong Abril na hindi daw kukulangin ang supply ng kuryente ngayong tag-init. Sa report ngayon ng DOE, posible magkaroon ng yellow alert o manipis na reserba ng kuryente batay sa supply at demand nito sa Luzon grid sa mga susunod na araw. Posibleng umabot din sa red alert dahil kapos ang supply ng kuryente sa power grids na magre-resulta sa rotational brownouts. Binigyan din ni Gatchalian dapat matiyak ang sapat na supply ng kuryente dahil mahalaga ito para masiguro ang bisa ng mga bakuna kontra COVID-19. Sabi ni Senator Gatchalian, ang bawat bakuna ay mayroong required temperature at baka marami ang masirang bakuna kung magiging madalas ang mga rotational brownouts. Para sa MBC Network News, Milky Reguna nagulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Samantala, balikan nun natin si Christian Manyo kasi medyo malabo ho yung kanyang linya kanina. Para sa buong detalye, nasa linya po ngayon ng telepono si Christian Manyo. Christian, as you were saying, nasa NDRRMC ka ngayon. Ilan na yung na ilista ng NDRRMC na patay?
Tama ka dyan, Dennis. Tatlo na nga ang kumpirmadong patay, dalawa ang sugatan, at isa ang nawawala sa pananalasa ni Bagyong Dante sa silangang bahagi ng Mindanao at Visayas. Sa report ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council, dalawa sa, sa namatay ay naitala sa Region 11 at isa naman sa Region 12. Samantala, sa situation report ng NDRRMC ngayong umaga, 566 na pamilya na o 2,652 na individual lang apektado ng bagyo sa Bingbalong Barangay sa Davao Region, at kung saan 158 na pamilya ay sa mga kalamutan sa panel assessment sa 93 million pesos pagyo sa agrikultura, at inaasahan na lalaki pa ito sa mga susunod na araw. Nandito mula sa NDRRMC, REGE Christian, mga nag-uulat para sa DCRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Maraming salamat. Nagbabalita ng live si Christian Manyo. MBC Network News. Sa pinakauling abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, nakataas na ang red alert sa Luzon Grid ngayong araw simula alas 9 ng umaga hanggang mamayang alas 5 po ng hapon at mamayang alas 6 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. May rotational brownout naman sa maraming lugar sa Caloocan, Marikina, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, La Union, Pangasinan, Quezon at Camarines Sur. Samantala, yellow alert naman ang pairalin mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi at alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Pinapayuhan ang mga residenteng magtipid sa paggamit ng kuryente dahil sa manipis na reserba. MBC Network News. Nagbabala ang grupong Laban Consumer na maging dahilan o magiging dahilan ng taas sigil sa kuryente ang nararanasang rotational brownouts. Nagtataka rin ang grupo kung bakit ngayon lang ikinakasa ang maintenance shutdown ng mga planta sa Luzon Grid. Kabuong detalye atin sa atin yan ni Edniel. Edniel Parosa. Pinagdududahan ng isang consumer watch group ang sunod-sunod na pagpalya ng mga planta ng kuryente sa Luzon. Ayon kay Attorney Vic Dimagiba ng Laban Consumer Incorporated, na kapag tataka ngayon palang nagsasagawa ng maintenance shutdown ng mga planta gayong karaniwan talagang nangyayari ang aberya tuwing summer. Sa katunayan, ibinunyag ni Dimagiba sa DZRH Magandang Umaga Pilipinas na April 15 pa iniulat ng National Grid Corporation of the Philippines ang nakaumam na red alert sa Luzon mula Mayo 28 hanggang Hunyo 10. Pero nakapagtataka umanong walang ginawang aksyon dito ang Department of Energy na nangako pa sa Senadong hindi magkaka-brownout ngayong tag-init dahil sa mga hakbang na inilatag nila. As of April 15, lumabas na yan ni Angelo na between May 28 to June 10, nakaprograma red alert. No? Alam naman ibig sabihin ng red alert, may bibigay na mga brownout in rotating areas ang tawag nila dyan. Ano, tinanong sila diretso may brownout pa. Ang sagot nila, wala kasi gumagawa nga daw sila mga hakbang. Ano, in other words, hindi nila ginawa kung ano yung mga hakbang nila. Nangangapatuloy ang abogadong baka tumaas ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco, maging ng iba pang power utility distributors. Karaniwan kasi umanong gumagalaw sa spot market ang singil sa kuryente sa tuwing nagaganap ang magkakasunod na power shutdown. Every time that happens, Angelo, yung spot market actually, papalo yan. In fact, 32 pesos ang price cap niyan per kilowatt hour kapag nangyayari mga. Siyempre, kung ikaw yung mga kumpanya na directly connected, no? Tapos affected ka, maghahanap ka ng alternative solution, di ba? Lalong-lalo na kung ayaw mo makompromise yung takbo ng negosyo mo. Exactly. Di ba? Tapos yung sinasabi nilang panakibutas, yung interactable load program, mahal yun. At yan ang MBC Network News. Edniel Parnosa, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Siniguro ng Department of Health na hindi mapeperwisyo ng rotational brownout sa Luzon ang mga imbaka ng COVID-19 vaccines. Pagkalma ng kagawaran sa publiko, may nakalatag na silang mga backup plan at todo handa na rin ng local government unit sakali mang mawala ng kuryente sa cold storage facilities.
sa kabuong detalye ng balitang yan, tutukan sa report ni Giselle. Giselle Recaport. Hindi mapeperwisyo ng rotational brownout ang mga storage facility na pinaglalagakan ng mga bakuna kontra COVID-19. Ayon sa Department of Health, tiniyak na ng National Vaccination Operation Center na may contingency plan ang Regional at Local Vaccination Operation Center oras na magkaroon ng brownout. Nagkasana rin daw sila ng simulation activities para masigurong handa at maayos na maisasagawa ang kanilang mga plano kapag nawala ng kuryente. Sabi pa ng gawaran, inobliga nila ang LGUs na mayat-mayatin ang pag-monitor at pagre-report ng temperatura ng kani-kanilang mga imbaka ng bakuna at nagka-standby na rin daw ang kanilang backup power sources. Ganito rin ang pagsiguro ni na Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. at sinabing nagkasana sila ng mga workshop at may mga nakalatag na rin mga backup. Inutusan na rin daw nila ang mga lokal na pamahalaan na humanap ng third-party providers para matiyak na may mga paglalagyan ang mga bakuna sakaling mawalan nga ng kuryente sa kani-kanilang mga lokalidad. Ayon naman kay Testing Zarvins Dizon, tiyak nang may mga generator ang lahat ng imbaka ng bakuna para sa mga ganitong pagkakataon. Magugunitang nasa 300 vial ng bakuna ang hindi na napakinabangan nang maiwan ito sa freezer na hindi nakasaksak matapos mawala ng kuryente sa North Cotabato. Dahil sa kagapusan ng supply ng kuryente, sinabi naman ang National Grid Corporation of the Philippines na pinangangambahang tumagal pa hanggang sa susunod na linggo ang nararanasang rotational brownout sa Luzon. Epekto daw ng kasalukuyang estado ng Luzon grid na nasa red at yellow alert. Para sa MBC Network News, Giselle Recaport nag-uulat para sa DZRE Chong Kao na unahan sa Pilipinas. Sa ating COVID-19 update, pumalo na sa 1,235,467 ang kabuang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas matapos makapagtala ng 5,177 na bagong kaso ng virus. Bumaba ang ilang o bilang ng active cases na ngayon ay 53,203, habang tumaas naman ang kabuang bilang ng mga naka-recover na sa COVID na pumalo na sa 1,161,252. Nadagdaga naman ng 46 ang mga nasawi sa virus dahilan para pumalo sa 21,012 ang total COVID deaths sa Pilipinas. Samantala, hindi na mauulit ang pagkakaantala ng dating o ang dating ng COVID-19 vaccines sa bansa mula COVAX facility ng World Health Organization. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., nangako sa kanya ang COVAX na walang mintis at buwan-buwan na itong magpapadala ng 2 milyong doses ng bakuna sa Pilipinas. Kabilang ang mga inaasahang bakuna mula COVAX ang AstraZeneca, Moderna, Sinovac at Sputnik V. Sa katunayan, biyaing Pilipinas sa June 7 at June 11 ang 2.2 million doses ng Pfizer na donasyon ng COVAX facility. Kaya bilang pasasalamat sa magandang inisyatibo, magdo-donate si Pangulong Rodrigo Duterte ng $1 million sa COVAX o katumbas ng 50 milyong piso. MBC Network News! Pinayagan na ng Interagency Task Force ang leisure travel mula o para sa lahat ng edad mula National Capital Region plus patungo sa mga lugar na nasa modified GCQ. Pero paglilinaw dito ng Department of Tourism, may say pa rin ang mga local government unit kung iuobliga nila ang swab test sa mga bibisita. Ang kabuang detalye, babalita sa atin yan ni Karen. Karen Oyo. Ikinagalak ng Department of Tourism o DOT ang desisyon ng Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF-EID kung saan pinapayagan na ang travel for leisure purposes sa loob ng NCR Plus bubble na may kasamang restrictions. Sa Resolution Number 118A, pinapayagan na ng Task Force ang leisure travel sa loob ng NCR Plus bubble o ang Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Mula June 1 hanggang 15, 2021 sa mga lugar na nasa ilalim ng Modified General Community Quarantine o MGCQ.
Ang mga travelers naman na below 18 years old at mga above 65 years old ay kailangang sumailalim sa RT-PCR test bilang before travel requirement. Ang kaparehong requirement ay kailangan rin para sa 18 to 65 age group kung ito ay isa sa mga requirements ng local government unit o LGU ng patutunguhang local tourist destination. Isang halimbawa rito, ang Boracay Island kung saan requirement pa rin ng Boracay Interagency Task Force na ang lahat ng turistang papasok ng isla ay dapat magpresenta ng negatibong RT-PCR test result. Kaugnay nito, nagpaalala ang DOT na sa mga COVID-19 testing laboratories na lisensyado at accredited ng Department of Health o DOH magpa-swab test upang masigurong tunay at tama ang resulta nito. Mahalaga ring tumalima sa minimum health protocols at maging responsabling turista upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Mga malalaking balita sa buong Metro Manila. Malalaman mo na sa Metro Manila ngayon! Nagbabala ang pag-asa ng mga pagbaha sa Metro Manila bunsod ng Bagyong Dante. Kaya ang Metro Manila Development Authority agad nagkasan ng inspeksyon sa iba't ibang flood control projects sa rehiyon. Yan at iba pang malalaking balita sa Metro Manila ngayon. Ihatid sa atin yan ni Edniel. Edniel Parosa. Metro Manila ngayon! Todo bantay ang Metro Manila Development Authority sa iba't ibang flood control projects sa Kalakhang, Maynila. Ito ay sa gitna ng posibleng banta ng Bagyong Dante, inaasahang magdadala ng pag-ulan sa NCR ngayong Miyerkules. Ayon sa MMDA, iinspeksyonin ni Chairman Benhur Abalos ang Tripadigalina Pumping Station sa San Carlos, Pasay City, maging ang Provident Village, Marikina. Ginawa ng MMDA ang pahayag sa gitna ng pabala ng pag-asa sa posibleng pagbaha sa mababang lugar sa Kalakhang, Maynila. Mula alas 5 ng umaga, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa National Capital Region. Samantala, nag-abiso na ang Manila Electric Company ng panibagong rotational brownout sa ilang bahagi ng NCR ngayong araw. Ayon sa Meralco, sa pula ng power interruption ang ilang barangay sa Caloocan at Marikina dahil sa mababang supply ng kuryente. Una rito, inilagay ulit ng National Grid Corporation of the Philippines sa yellow at red alert ang Luzon Grid na posibleng tumagal hanggang alas 11 o alas 12 ng hating gabi. Sa Quezon City, sinalakay ng PDEA NCR at ng Quezon City Police District ang isang drug den sa ilalim ng tulay sa bahagi ng Balon Bato sa Quezon City. Sa ulap ng QC Police Station 3, naaktuhan ng otoridad ang 13 kataong bawang mga residente ng lugar habang nagpapatsesyon na recover sa drug den ang plastic ng hinihinalang shabung, tumitimbang ng 100 gramo kasabay ng mga gamit nilang parapernalya. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Mga balitang nangyari saan mang panig ng bansa, mababalitaan sa MBC Network News. Balita mula sa 99.5 Love Radio Legazpi, shabu itinago sa mga pakete ng kilalang food seasoning. Ay, hindi ho nakalusot. Yan at iba pang mga balita sa probinsya tinutukan ni Pichi. Pichi Gonzalez. Narito na ang may init na balita sa probinsya. Balita mula 99.5 Love Radio Legazpi. Hindi nakalusot ang gimmick ng isang drug suspect sa Masbate para maitago ang mga pangsesyong iligal na droga. Nasamsam sa 39 anyos na suspect na si Lorena Marcos, negosyante, ang 5 maliliit na pakete ng hinihinalang shabu. Nag-alavechi ng shabu matapos nitong ilagay sa mga plastic sachet ng isang brand ng food seasoning, pero bistado pa rin ng mga otoridad. Balita mula naman sa Mindanao, patay ang isang pastor matapos barilin sa ulo sa kalagitnaan ng Bible study sa bayan ng Lake Cebu sa South Cotabato. Dead on the spot ang biktimang si Narlito Tunggay, 31 anyos, habang agad namang nakatakas ang suspect na si Joel Cayugan, kabarangay lang ng biktima. Away sa lupa ang isa sa mga tinitingnang motibo sa krimena.
Balita mula naman sa DYOK Action Radio Iloilo. Naka-lockdown ang tanggapan ng GSIS sa Iloilo matapos magkahawahan ng COVID-19 ang 23 empleyado. Tatagal ang lockdown hanggang June 6 para bigyang daan ang mass testing, contact tracing at disinfection. Naka-quarantine na ang mga nagpositibong empleyado kung saan 4 ang nakararanas ng mild symptoms ng COVID-19. At yan ang malalaking balita sa probinsya. Para sa MBC Network News, Peachy Gonzalez, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Trending na mga balita sa MBC Network Viral News. Hashtag Pinoy Pride na naman, dahil isang Pilipina ang nag-stand out na naman sa larangan ng pagluluto at itinanghal bilang Female Chef of the Year sa prestigyosong World Gourmet Awards sa Singapore. Narito ang trending report ni Peachy, Peachy Gonzalez. Wagi na naman ang galing ng Pinoy sa ibang bansa dahil isang Filipina ang itinanghal bilang Female Chef of the Year sa prestigyosong World Gourmet Awards sa Singapore. Si Juhan C., head chef ng Lola Restaurant at Ann Shang Hill sa Singapore, ay tubong dagupan kung saan nagsimula ang hilig at talento nito sa pagluluto. Kinilala ng World Gourmet Awards ang anilay excellent culinary skills ni Sia sa kanyang pag-manage sa daily kitchen operations at maging high standard track record nito sa kanyang ilang taong career sa kusina ng malalaki at sikat na restaurant sa Singapore. Hindi basta-basta si Si dahil tindrain lang naman ito ng mga kilalang culinary giants kabilang na sina Chef Eric Rippert at Daniel Bolud. At yan ang MBC Network News, Peachy Gonzalez, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted. Para sa ating showbiz, Derek Ramsey at Ellen Adarna ipinakita ang bagong technique para maging fit. Samantala, Andrea Torres na excited nang malamang makakasama o magkakasama sila ni John Lloyd Cruz sa isang sitcom. Alex Gonzaga nagdadalawang isip sa pagkakaroon ng mga anak. Eh, bakit mga anak kasi agad? Dapat isa lang. Diba? Narito ang showbiz balita ni Rocky. Matapos ang kanilang ginawang paghahalikan habang nagyoyoga pose noong isang linggo, muling nagpamala sina Ellen Adarna at Derek Ramsey na isa pang posisyon kung paano gawin ang pagkikiss sa hindi normal na gawain. Sa kanyang Instagram account, nagpost si Ellen ng collage ng kanilang mga litrato ng kanyang fiancé kung saan makikita nagkikiss ang dalawa habang pabaluktot na nakataas ang mga legs ni Ellen sa bandang tiyan ni Derek. Ipinost ng sexy star na turang collage at nilagyan ng hashtags na hashtag working out, hashtag annoying couple, hashtag effort, hashtag feeling young, hashtag walang magawa at hashtag stay at home. Isa sa naturang collage photo naman ang ipinost ni Derek sa kanyang social media account at nilagyan niya ito ng caption na why at limang monkey emojis. Ang nasabing mga litrato ay agad na humakot ng maraming likes ilang oras lamang matapos itong ipost kung saan iba-iba rin ang naging reaction dito ng mga netizen. Ang dalawa ay madalas mag-post ng kanilang mga lovey-dovey moments sa kanilang mga social media account mula na maging engaged. Sa ibang balita, walang kaalam-alam si Andrea Torres sa sinasabing sitcom na gagawin nila ni John Lloyd Cruz na ipoproduce ni Willie Revillame at ng GMA7. Ayon kay Andrea, nasa lock-in taping pa siya ng isang teleserye ng 7 at wala pa raw sinasabi ang kanyang manager kung kaya clueless pa siya sa nasabing sitcom. Ngunit ngayon pa lamang ay excited na si Andrea kung matutuloy ang naturang sitcom nila ni John Lloyd dahil isa umano itong magaling na aktor at fan siya nito. Sure din daw siya na mag-i-enjoy siya kung matutuloy ang kanilang proyekto na aktor. Kasabay nito, nagpasalamat si Andrea kay Willie dahil na-consider siya sa nasabing TV sitcom. Samantala, sa isa pang balita, inamin ni Alex Gonzaga na gusto na niyang magkaroon sila ng anak ng kanyang mister na si Mikey Morada, ngunit may agam-agam pa rin daw siyang nararamdaman. Sa interview dito ni G3 San Diego, sinabi ni Alex na gustong gusto na niya ngunit pakiramdam niya raw ay hindi pa niya kaya ang mag-alaga ng bata.
Sa tanong sa actress TV host kung paano niya nakikita ang kanyang sarili 5 taon mula ngayon, ay sinabi nito na posibleng may 2 na siyang anak, isang toddler at isang sanggol, at nakatira na sila sa kanilang ipinagawang bahay kung saan katulong din nila ang kanilang mga magulang sa pagpapagawa. Samantala, natatawang ikinuwento ni Alex ang nangyari sa kanilang honeymoon ni Mikey dahil hindi lamang daw silang 2 ang pumunta ng Amanpulo, kundi kasama nila ang pamilya ng kanyang kapatid na si Tony Gonzaga at ang kanilang mga magulang. Ayon kay Alex, tawag pa raw ng tawag sa kanya ang kanyang mami Pinti at tinatanong kung anong ginagawa nilang 2 ng kanyang mister kung kaya't hindi nila na-enjoy ang kanilang honeymoon. Mabuti na lamang umano at lagi itong sinasaway ng kanyang ate Tony kung kaya't kahit paano ay nagkaroon sila ng private moment ni Mikey. MBC Network News. Trending na mga balita sa MBC Network. Viral News. Dahil takot pang lumabas, mahilig ba kayong magpa-deliver ng pagkain sa bahay? Tingnan niyong mabuti ang mga dumarating na order ninyo dahil baka matulad kayo sa isang netizen na ito na imbes fried chicken ang dumating na order, ang dumating ho eh fried towel, piniritong tuwalya. Eh hey, nakaw! Narito ang trending report ni CD. CD Argarin. Labis ang pagkadismaya ng isang customer nang malamang isa palang towel ang natanggap niyang order mula sa isang sikat na fast food chain. Sa post ni Alike Perez, sinabi nito na umorder siya ng fried chicken sa isang sikat na fast food chain via delivery. Pero nang kakain na silang mag-ina ay napansin niyang mahirap hiwain ang manok. At nang tignan niya ito ng malapitan ay isa pala itong deep fried towel. Sinabi ni Perez sa kanyang post na disturbing ang pangyayari ito at dinagdag nito na hindi niya maiwasang hindi isipin kung may nakasabay bang manok na naprito ang nasabing towel. Sinabi pa niya na nakakadiri at nakakahiya ang pangyayaring ito para sa nasabing fast food chain, lalo na't ang branch nila ay matatagpuan sa Bonifacio Global City. Sa ngayon ay umabot na sa 26,000 ang shares ng nasabing post at patuloy pa rin kumakalat sa social media. At yan ang MBC Network News, CDR Green para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. May pag-asang dumulog sa DZRH Operation Tulong ang 3 senior citizens na umiinda ng iba't ibang karamdaman. Kaya ang nangungunang public service program sa bansa, aksyon agad sa hinaing at panawagan ng mga kababayan natin ito. Alamin ang panibagong istorya ng pagtulong ng DZRH Operation Tulong sa report ni Mavel. Mavel Arrive. Apela ng 3 senior citizens ang agad inaksyonan ngayon ng DZRH Operation Tulong. Una na rito si Tatay Bienvenido Figura, 63 anyos na taga Tondo, Manila. Bulag na ang 2 mata pero iniinda niya pa rin ang matindi nitong pagsakit. Agad naman natin itong nailapit sa ospital ng Maynila sa opisina ni Director Carl Lucky para sa libreng check-up. Gayun din ay nagbigay ang isang pilantropong si Dr. Bong Ramirez ng wheelchair na hirit din ni Tatay Bienvenido. Ako, kasi ang tagal ko nang sinuproblema to eh. Kasi pag nagano ko, parang nahihilo ko, masakit ang ulo ko. Opo. Yung noo ko. Eh, pinateka po na to sa ano, sa may Tondo. Kaya lang, natawagan ako, kaya hindi ako na ano, kasi marami na ako nag-COVID doon. Inalalayan din natin si Tatay Dionisio Tabing ng Pasay City na 6 na taon nang nagdadialisis pero umaapila ng mga gamot para sa kanyang maintenance. Inendorso na rin natin ito para sa tulong medikal sa Pasay LGU kay Public Information Officer Jun Burgos at Pasay City Social Welfare Development Head Angiro Wayu. Gayun din, naipaabot na natin ang tulong sa 61 anyos na senior citizen na umapela ng ayuda at nakatira lang sa kanyang pinapasalang taxi sa Quezon City. Nagpadala rin si Dr. Bong Ramirez ng 1 buwang supply ng grocery para kay Tatay Tomas Bolotaolo na personal na iniabot ng DZRH Operation Tulong Team.
Para naman sa mga nangangailangan ng tulong o gustong tumulong, maaari kayong mag-message sa 0968-713-4445 at pipilitin nating tugunan yan sa Deezer H Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes ng alas 9 ng umaga. At yan ang MBC Network News, Mavel Arrive nag-uulat para sa Deezer H, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Magandang balita, dahil lusot na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang libreng annual medical checkup sa mga Pilipino. Magandang balita, are. Layunin ng bill na asistihan at mapagaan ang gastusing medikal ng mga Pinoy, lalo na ngayong may pandemya. Narito ang report ni Let Letner Siso. Lumusot na sa ikatlo at pinal na pagbasa sa Kamara ang panukala na layong pagkalooban ng libreng annual medical checkup ang mga Pilipino. Ito'y bilang tulong na rin sa mga Pilipino na makaagapay sa mga gastos lalo na para sa pangkalusugan sa panahon ng COVID-19 pandemic. Sa botong 245 yes, nagkakaisang pinagtibay ng mga kongresista ang House Bill 9072 o Free Annual Medical Check-up Bill. Kapag naging ganap na batas, gagawin ng libre ang pagpapakuha ng blood sugar, cholesterol test at iba pang pagsusuri sa mga government hospital at kahalintulad na pasilidad. Nakasaad sa bill na mangangailangan ang programa ng 5 hanggang 10 bilyong pisong pondo para maipatupad na maaaring hugutin sa PhilHealth. Pwede ring madagdagan ang mga test na maaaring i-avail ng mga tao depende sa financial capability ng ahensya. Ang panukala ay sang-ayon din sa Universal Healthcare Law. At yan ang MBC Network News. Let Narciso nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Tiniyak na mapag-uusapan sa 2022 elections ang higit 5 dekadang problema ng gobyerno sa mga komunistang grupo. Kasunod ito ng dumaraming suporta na natatanggap ng NTFL-CAC mula sa local government units contra communist terrorist groups. Naritong report ni Christian Manyo. Tuloy na dumarami ang suporta na natatanggap ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict mula sa iba't ibang local government officials dahil sa programa at kampanya nito laban sa 53 ng taong problema ng bansa contra communist terrorist groups. Ayon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, isa sa mga tagapagsalita ng NTFL-CAC, patunay dito ang resolusyon ng ruling party na PDP Laban na nagpapahayag ng suporta sa 16.4 billion pesos sa barangay development program na kinokwestyo ng ilan. At sa tila banduagon support ng iba't ibang lokal na pamahalaan kung saan ramdam umano ang serbisyo at magandang proyekto ng NTFL-CAC contra insurgency, tiyak na ang stand at posisyon ng mga tatakbo sa eleksyon. Sa usapin na ito ay magiging isang election issues na tatalakayin at babantayan sa 2022 national elections. Matatandaan na una nang sinabi ni Yusek Malaya na mayroong 1,436 na LGU ang nagpasa ng resolusyon para kundinahin ang mga umano'y karimari-marim na aktibidad ng CPP-NPA-NDF, kung saan idineklara din bilang persona non grata ang CPP-NPA-NDF sa Central Luzon, Mimaropa, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Soccsergen, Cordillera Administrative Region at siyam na lungsod sa National Capital Region. At yan ang MBC Network News, Christian Manyo nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Ang partner mo ba ay movie lover? Oh. Yung kada banat at pakilig sa'yo ay parang galing sa movie na napanood mo na. Aba, alam mo ba na ang isang movie lover ay sobrang sarap mahalin at magmahal? Wow. Alamin natin sa Expert's Opinion Report na ito. Ano ba ang epekto sa relasyon kung ang karelasyon mo ay movie lover? Alamin!
May kilala ba kayong mga movie lovers? Yung sobrang hilig sa pelikula na kung minsan ay ginagawa na din nilang pelikula ang buhay nila dahil sa dami ng napanood nila. Kung minsan weird na ang dating nun, pero alam mo ba na masasarap palang magmahal at mahalin ang mga movie lovers? Ayon kay Sebastian Harris ng lifehack.org, madaming rason kung bakit masarap magmahal at mahalin ang mga movie lovers. Una na dyan, dahil mahilig sila sa adventure. Gusto nilang ma-experience yung napapanood nila sa pelikula ng kasama ang kanilang partner. Sunod dyan, syempre, mahilig sila sa movie nights. Isa sa mga underrated na form of dating ang pag-stay at home at manood lang ng movie habang magkakuddle. Pero para sa mga movie lovers, yan ang best form ng pag-date. Alam nila kung paano kanila pakikiligin. Sa dami ng mga movies na napanood na nila, ay natututunan na nila kung paano nga ba ang tamang paraan ng pagpapakilig sa kanilang partner. At ang panghuli ay naniniwala sila sa true love. Mga pelikula tulad ng Serendipity, 50 First Dates, Titanic, at marami pang iba. Yan ang mga tumulong sa mga movie lovers na maniwala sa true love, na makakahanap din sila ng isang taong mamahalin nila ng lubos at mamahalin sila ng higit pa sa inaakala nila. Pelikula man o tunay na buhay, hindi natin maikakaila na masarap magmahal. Sa The Better News, nagpapatuloy na vaccine rollout ng gobyerno, may dumating ulit sa Pilipinas. Nakaragdagang 50,000 doses ng Sputnik V vaccine ng Russia. Kabuong detalye, alamin po natin sa The Better News. Dumating na sa bansa ang 50,000 doses ng Sputnik V vaccine contra COVID-19 mula sa Russia noong Linggo. Dahil dito ay meron na ngayong 80,000 doses ng bakuna na nagmula sa Russia drug makers na Gamaleya Research Institute. Isang Sputnik V sa apat na bakunang ginagamit ngayon sa bansa. Ang iba pang bakunang ginagamit ay ang Sinovac, AstraZeneca at Pfizer-BioNTech. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na sa ngayon ay naiturok na ang 5.1 million doses ng bakuna kontra COVID-19. Dalawang doses ang kailangan sa Sputnik V at ayon sa pag-aaral ng The Lancet Medical Journal ay 97.6% effective ang nasabing bakuna. Sa ating Legal Minds, pwede bang italaga bilang treasurer ang first cousin o yung pinsang buo ng inyong barangay captain? Ako, treasurer, pera ang pinag-uusapan niya. Alamin natin sa Legal Minds ni Attorney Cam. First cousin ng barangay captain, pwede bang ma-appoint bilang barangay treasurer? Alamin. Ayon sa Section 395 ng Republic Act 7160, o Local Government Code, ang barangay treasurer ay itatalaga ng punong barangay na may pagsang-ayon ng mayorya ng miyembro ng sanggunian. Hindi na rin kailangan ang pagpapatunay ng Civil Service Commission. Ang barangay treasurer ay dapat nasa wastong gulang, botante at residente ng nasabing barangay. Hindi pwedeng italaga bilang barangay treasurer ang isang miyembro ng sangguniang barangay, empleyado ng gobyerno at kamag-anak ng barangay captain na kasama hanggang 4th civil degree of consanguinity or affinity. Ang pagiging first cousin o pinsang buo ng barangay captain ay within 4th civil degree of consanguinity, kaya hindi siya maaaring maitalaga bilang barangay treasurer. Bago pa maging malaking problema sa iyong kalusugan, alamin ang mga DZRH, Signs and Symptoms. Alam mo ba ang bukod sa heat stroke ay meron ding tinatawag na heat exhaustion? Ano nga ba ito at ano-ano mga senyales at sintomas ng heat exhaustion? Ito, alamin po natin sa Signs and Symptoms report na ito. MBC Network News. Dahil ho sa pandemya, sarado pa rin ang mga sinihan, pero dahil favorite date mo
ang movie night, eh, para-paraan din. Kaya naman ito, may tips kami sa inyo para ma-enjoy ang movie date night at the comfort of your home sa TNT Report ni Angelica. Angelica Cosme. Tips para ma-enjoy ang movie night sa bahay? Alamin! Ngayong panahon ng pandemya, kahit ang mga sinehan sa atin ay nakasarado pa rin, ang mga mahihilig sa movie ay kanya-kanyang hanap ng paraan para kahit sa bahay ay magawa nila ang mga paborito nilang trip sa buhay. Kaya't narito ang mga tips para ma-enjoy ang movie night at the comfort of your home. Una ay make sure na kahit simple man ay maganda pa rin ang setup ng iyong entertainment set para lalo mong ma-enjoy ang iyong movie experience. Maghanda ng mga snacks dahil mas masarap ang movie trip kung may kasamang food trip. Suotin ang iyong most comfortable clothes at pumwesto at your most comfortable place kasama ang someone that you're most comfortable with para kahit sa panonood lang sa bahay ay enjoy at bagay na bagay. Ilan lamang yan sa mga tips para ma-enjoy ang movie night sa bahay para ang feeling ng movie bonding ay parang nasa sinihan pa din. At yan ang mga tips and tricks mula dito sa MBC Network News. Angelica Cosme nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Pinakahuling balita sa mundo ng sports. MBC Network News. Game now! Game now! NCAA Season 96 magsisimula na sa June 13. Pagpapabakuna ng mga student-athletes, planong gawing requirement ng liga. Narito ang Game Now report ni CD Argarin. Pinakahuling balita sa mundo ng sports. MBC Network News. Game now! Game now! Balak isama ng NCAA ang pagpapabakuna kontra COVID-19 bilang eligibility requirement para sa mga student-athletes ng liga. Ngayong June 13 ay magsisimula na ang NCAA Season 96 kung saan online chess at taekwondo ang dalawang sporting event na magiging highlight ng liga. Sa appearance, si NCAA Management Committee o MANCOM Chair Father Vic Calvo ng Colegio de San Juan de Letran at MANCOM Member Peter Caico ng Arellano University sa Philippine Sports Writers Association o PSA Forum kahapon, sinabi ni Caico na balak ng liga na gawing requirement ang pagpapabakuna para maging eligible sa paglalaro ang mga student-athletes. Actually, we are discussing right now, tsaka we're geared towards including the vaccination in the eligibility requirements of the athletes. Although, syempre, we recognize the rights of the students to choose kung ma-vaccinate sila or not, we also have to consider the rights of the other students na gusto magpa-vaccinate. So we're putting it as part of our eligibility requirements. We're just clearing the details with our legal team para wala naman tayong sabit pare-pare. Dagdag pa ng dalawang opisyalis na naghihintay pa rin sila ng go signal mula sa IATF na payagan ng paglaruin ng mga atleta ng volleyball at basketball. Samantala, kumpiyansa naman si Father Calvo na magiging successful ang opening ng NCAA Season 96 sa June 13 na i-host ng Letran. I think, baka, hula ko lang, hindi ko pa nakikita, pero this will be one of the best, if not the best, opening the NCAA will ever have, no, sa history niya. At yan ang Game Now para sa MBC Network News. CD Argarin para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Hep, hep, hep! Para sa mga mahilig mag-overtime dyan, ngayong Wednesday, June 2, ipinagdiriwang ang National Leave the Office Early Day. Ang holiday na ito ay may layuning magpaalala na sa isang buong araw ng pagtatrabaho ay magkaroon ng oras para sa sarili. Si Laura Stock, isang employee productivity specialist, ang naglungsad ng National Leave the Office Early Day. Ang usaping work-life balance ay maaari din nating ma-connect dito. Ito ay ang pagbabalanse ng isang tao sa panahong inilalaan niya sa trabaho at sa iba pang aspeto ng buhay, gaya ng pamilya at personal na mga aktibidad. Kaya't kasabay ng pagiging mabuting empleyado, oras sa sarili huwag gawing limitado. Hashtag Leave the Office Early Day. Latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted.
Showbiz muna tayo. Maine Mendoza, aminadong matindi pa rin ang kaba kapag nag-ho-host. Sila rin pala, kinakabahan pa rin. Chris Villanueva at pamilya nito ligtas na sa COVID-19. Ang detalye, Showbiz Report ni Rocky. Bagamat 5 taon nang nag-host sa ilang segment ng Itbulaga, ngunit aminado si Maine Mendoza na hanggang ngayon ay kinakabahan pa rin siya kapag nag-host. Anya, hindi nawawala sa kanya ang kaba sa tuwing hahawak siya ng mic at mag-host sa Itbulaga, kung saan pakiramdam niya raw ay first time niya lagi mag-host. Ngunit iniisip na lamang daw niya na at the end of the day, work is work, kung kaya't kinakailangan niyang pakalmahin ang kanyang sarili at ibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Lagi niya rin daw pinaalalahanan ng kanyang sarili na hindi siya dapat magkamali sa pagbabasa kapag on-cam na dahil maraming audience ang nanonood. Anya, parehong struggle sa susunod na araw ang kanyang nararamdaman, ngunit normal lamang daw ang lahat at ang importante umano ay nakokontrol na niya ang kanyang emosyon at hindi siya ang dapat na kontrolin ng kanyang emosyon. Ayon pa kay Maine, mabuti na lamang at may mga co-host siya na supportive dahil minsan umano ay nakadepende rin sa kanyang kasama ang nararamdaman niya on stage. Kapag komportable umano ang kanyang kasamaang host, ay magiging komportable din siya, dahilan para maging natural ang kanyang delivery at naibibigay niya ng mas maganda ang kanyang trabaho dahil kumukuha siya ng energy mula sa mga taong nakakatrabaho niya. Samantala, sa ibang balita, kinumpirma ni Chris Villanueva na nakasurvive siya at ang kanyang pamilya sa COVID-19. Ayon sa aktor, nakuha niya ang virus noong March 20, kung saan ang naging sintomas umano niya ay nahirapan siyang huminga at bumabagsak ang oxygen level sa kanyang katawan. Nagkaroon din daw siya ng lagnat na umabot sa 39.5 degrees Celsius sa loob ng 5 araw, kaya't nag-chill daw siya dahilan upang hindi rin siya makakain. Dumating pa raw siya sa puntong hindi siya makainom ng tubig dahil feeling niya lagi siyang busog, ngunit puno raw pala ng tubig ang kanyang lungs kaya't hindi siya makakain at isang basong tubig lamang ay busog na ang kanyang pakiramdam. Akala niya raw noong una ay okay lang siya hanggang sa unti-unti nang tumataas ang kanyang lagnat at panginginig hanggang sa nangihina na siya. Malaki rin umano ang ibinagsak ng kanyang katawan dahil sobra siyang pumayat, kung saan akala niya raw ay hindi na siya makakaligtas pa sa nakamamatay na virus. Ayon sa aktor, feeling niya raw talaga ay mawawala na siya at nagbabalak na rin siya na maghabilin, ngunit marami raw ang mga taong nagdasal para sa kanyang kaligtasan. Inamin din ni Chris na buong pamilya niya ang nagkaroon ng COVID, kung saan naging maganda pa raw ang nangyari dahil sama-sama sila, kaya't parang normal pa rin ang araw-araw na buhay nila tulad ng sabay-sabay kumain at sabay-sabay din sila nagpapaaraw sa labas. Sa huling mensahe nito ay sinabi ni Chris na COVID is so real, kung saan napaka-paranoid niya raw na tao dahil lagi siyang may alcohol sa kanyang bulsa at lagi naka-mask at shield, ngunit hindi pa rin daw siya nakaligtas. Ang tanging paraan lamang daw para maiwasan ang COVID ay ang hindi lumabas ng bahay at may isang tao lamang dapat ang designated na lumabas upang bumili ng pagkain at kailangan maglinis ito agad pagbalik ng bahay. Hanggang ngayon umano ay hindi pa rin nila alam kung saan nila nakuha ang virus, kung saan nakakabaliw na talaga ang pakiramdam. MBC Network News. Mula sa pinakamalaking media network sa Asia, MBC Manila Broadcasting Company, asahan niyong nakabantay ang buong network sa buong bansa para sa pinakabagong mga balita. Hanggang bukas, Huwebes, tandaan po natin, responsibilidad po nating ikalat ang mga tamang balita sa MBC Network News. Mahalagang tama ang alam mong mga impormasyon ngayon dahil mahalaga rin ang mga gagawin mong desisyon sa kinabukasan. Kaya dapat tama ang bawat balita mo mula sa pinakamalaking media network sa Asia, MBC Manila Broadcasting Company. Halos 300 radio station sa bansa. DZRH News Television, DZRH Radio Nationwide, DZRH Digital Team, Action Radio Network, Radyo Natin Network, Love Radio Network, Yes the Best Network, Easy Rock Network, The Men and Women of MBC News Network. Lahat nakabantay sa buong Pilipinas at buong mundo. MBC Network News. Kasama si Dennis Antenor Jr. Walang patid, dere-derecho, hatid ng buong puwersa. MBC Network News.